Eh, gusto po ba kayo sa akin? Kasama ko, nandito daw yung ating mga kabataan. Tang inang lamukalit, sinainit ng ulo. Sa tabako tayo, sa tabako tayo magtaas na. Tang inang lamukalit, sinainit ng ulo. And I feel so helpless! I cannot even help them with lawyers! Pangulo! Hulihin nyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon! I'm here! Do what you want to me, Mr. President! I said, kung ako ang matatapos because of their money, okay lang. Pero tandaan ninyo mga Pilipino, at least ipinaglaban ko ang tao. Believe me, I will end my term fighting. You are about to learn one of the biggest secrets in the history of the world. It's a secret that has huge effects for everyone who lives on this planet. Iba na ang pamamalakad ng Bureau of Customs kumpara sa mga nakarang administrasyon. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, naghihintay na si Pangulong Duterte sa listahan ng mga korap na ahensya na manggagaling kay Senador Pacquiao. Samantala, sakaling mabibigo na makapaglabas ng datos ang senador, ay sinabi naman ni Pastor Apollo Sikibuloy ay baka namumulita ka lamang ang senador. Sa tinood lang, hindi ko alam kung alam ni Presidente Duterte o hindi ko alam kung alam niya o hindi. Pero pag panahon ni Pinoy, congressman ako noon, kalaban ko siya. Kalaban ko ako sa Pinoy noon dahil sa korupsyon. Yung mga tao niya, puro ano, siyempre, ayaw kong makihalo doon. Pero, sa totoo lang, ngayon talaga, kung ano yung korupsyon sa past administration, yung kay Pinoy, mas dubli ngayon. Dubli o sobra pa. Maniwala ka sa akin. Sabi ko, hindi ko makakain yung mga ginagawa nito mga ito. Yung pagpangawat sa gobyerno, yan ang dahilan para bakit na naghihirap. Yan ang dahilan ng bansa natin. Wala talagang. Kalaban ko punta partido kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. So, maghintay ako sa listahan mo at ang mga tao. Turo mo lang. Total, it is your duty as a congressman. Go to Congress and start to talk. I am challenging you or else. Talagang sabi nga nila, totoo na mamulitik ka ka lang. If you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Pag hindi mo nagawa yan, araw-araw yung kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another son of playing politics. Honorable Senator Manny Pacquiao,
maganda yung crusade ninyo against corruption, pero patotohanan ninyo yung tinabi din ng ating Pangulo, ituro mo ang mga tao at ahensya at gagawan ko ng paraan within 1 week. Ganyan ang magandang transparency ng isang pagiging Pangulo. Huwag lang tayong haka-haka, mag-aakusa, tapos bo-broadcast natin, lalagay natin into bad light someone, and in this case you are making a sweeping accusation against the whole government. Ang akusasyon mo is he's corrupt, he's a corrupt president, which is unfair to me, to all of us Filipinos who believe in him, and he is doing his job and he's transparent about it. So kung walang magsasalita ng totoo, walang broadcast media tulad ng SMNI, malilin lang na naman ang tao, malilito na naman ang tao, babalik na naman tayo sa uno, malilin lang na naman nila, sila, tapos pala, meron lang kayong ambisyon. Ako wala akong believe sa mga taong traidor. PDP laban ka, president, chairman ng ating Pangulo. Eh meron ka palang mga patutsada, mga akusasyon. Meron ka palang pagbatikos. Tinraidor mo siya. He was not aware of it. Hindi niya inaasahan, tinraidor mo. Sana bago mo ginawa yun, nag-resign ka muna. Marami siyang pabor na ibigay sa'yo. Siya pang naglagay ng ano mo sa military. Siya pa yung nag-ganun sa'yo eh. Tinaas pa yung kamay mo eh. So, kumpiyansya siya sa iyo. And then, all of a sudden, nagsalita ka laban sa kanya. Binira mo siya ng patalikod. That is, in my principle, it is unforgivable to me. Wala akong kumpiyansya sa mga taong traitor. Because anytime, pwede silang mag-traitor. A traitor is a traitor is a traitor. You're like the scum of the earth to me. So, yun ang masasabi ko. Kung sana nag-resign ka muna, bakbak ka ng bakbak, okay yun. Meron ka pandangal noon, meron ka honor. But while you're inside, forever you'll be a traitor. Yung record mo, traitor ka. Traitor ka. Yun ang masasabi ko. And forget about being president. You will never be president with that kind of an attitude. Kasi yung mga pastillas hanggang ngayon, even with the investigation or the clamor for government to be, is it to shake the tree? Wala. Sige, hanggang ngayon. Isa sa malaking issue nagpayanig sa ahensya ng Bureau of Immigration ay ang issue ng pastilla scheme na napag-alamang nagsimula pa noong taong 2016. Sa ginawang sunod-sunod na pagdinig ng Senado ay napag-alaman ang tila pyramid style ng operasyon ng nasabing modus na kung saan mula sa top immigration officials hanggang sa frontline immigration officers ang involved sa nasabing illegal operation. Ang scheme ay umano'y nakalikom ng 40 billion pesos mula sa mga Chino kapalit ang upon arrival visa o VUA na nagpapahintulot sa mga ito na pumasok sa bansa nang hindi dumadaan sa masinsinang proseso. Sa report, 4 na milyong mga Chino na ang nakapasok sa bansa simula pa noong 2017 gamit ang naturang scheme. We wish to announce in connection with the alleged bribery scheme in the Bureau of Immigration, President Rodrigo Roa Duterte has relieved all officials and employees of the Bureau of Immigration who are allegedly involved in the latest bribery scheme. Sa kanyang one-on-one interview kasama si Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa SMNI Exclusive, sinabi ng Pangulo na 43 katao na mula sa Bureau of Immigration ang nasibak dahil sa pastillas.
Inamin din ng Pangulo ang ahensyang may pinakamarami siyang nasiba dahil sa issue ng korupsyon. And to date, Pastor, I have yung sa Pastillas na 43 immigration officer. Ubos yun. Sa mayroon pang nadagdag. Tapos sa well, ang pinakamarami sa customs. I think I terminated something like almost 70. Oh, wow. Talagang inano ko sila. Dahil sa issue ng pastillas, ipinag-utos ng Pangulo ang pagbubuo ng Mega Task Force para ang lahat ng ahensya ng gobyerno ay maimbestigahan at mapanagot para sa mga aligasyon ng korupsyon. Samantala, naglunsad ng anti-corruption program ang Bureau of Immigration. Ilan-anya sa mga hakbang na inilagay sa lugar ang paggamit ng mobile phones ng immigration officers habang naka-duty, installation ng CCTV sa mga airports, immigration areas, pagbabawal sa pag-aayos sa lahat ng tanggapan ng BI, periodic rotation at reshuffle ng mga kawaniin ng bureau sa mga port at field office. While the issuance and distribution of motor vehicle plates at point of sale or through motor vehicle dealers shall be considered. Wag na sa LTO kaya hanggang ngayon, panahon pa ni Hesukristo yung first plate nila, hanggang ngayon wala. Bayad na yun. At till daw, sa awa ng Diyos. For the driver licenses, its effectiveness will be extended from the current 3-year period to 5 years. Sa ilalim din ng panunungkulan ni Duterte, naungkat ang isyu ng mabagal na pagpoproseso sa mga dokumentong kinakailangan sa pagtatayo ng negosyo. Kaya upang matugunan ito, may ilang inilatag na executive order ang administrasyon. Processing time in issuing permits and licenses shall be reduced to the barest minimum. In my city, it is always 3 days for local governments. That will bind the office of the president down to the last barangay. 3 days. 3 days. Local government. Business permit, clearances, etc. No follow-ups. Noong Mayo 28, taong 2018, nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act Number 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Pinalakas nito ang Anti-Red Tape Law of 2007 na naglalayong bawasan ang oras ng pagpoproseso at putulin ang red tape sa anumang ahensya ng gobyerno. Ang Anti-Red Tape Authority ay nalikha sa visa ng Republic Act 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act ng 2018. Ito ay isang tinatawag na landmark legislation dahil hindi lang na ito mas pinalakas yung Anti-Red Tape Act ng 2007, pero ito din ay mas pinaitim yung kampanya ng gobyerno sa streamlining. Ang batas ay lumikha din ng Anti-Red Tape Authority na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo bilang pangunahing tagapagpatupad ng nasabing batas. Ang streamlining ibig sabihin yung pagpuputol ng proseso, pagpapaiksi, pagpapadali, pagpapasimple ng proseso. So ito yung ini-streamline mo na para hindi na maging tedious, hindi na paulit-ulit. Sinisiguro rin ng Anti-Red Tape Authority na ang proseso ng mga simpleng transaksyon ay hindi nalalampas sa 3 araw, habang 7 araw naman sa mga komplikadong transaksyon at 20 araw naman sa mga highly technical na mga transaksyon. Pag lumagpas ang iyong application at kumpleto na ang iyong sinabit at bayad na, automatically approved by operation of law. Dahil sa mga inilatag na programa ng ARTA sa ilalim ng National Effort for Harmonization of Efficiency Measures of Interrelated Agencies at National Business One-Stop Shop, ay halos bumaba ang reklamo na natatanggap mula sa 7 ahensya ng pamahalaan. Gaya ng project ni Himaya, sa ilalim ng proyektong ito, binibigyan ang 5 sektor ng 52 weeks para streamline o pabilisin ang kanilang proseso ng permits at iba pang dokumento. May inisyatibo ring binuo ang ARTA
na layong i-monitor ang ranking ng bansa pagdating sa ease of doing business sa buong mundo. Noong 2020, mula sa 124, umangat ang bansa na ngayon ay 95 na may malaking pagtaas pagdating sa bilis ng pagpoproseso ng mga papeles at dokumento. I definitely, I think every one of us would agree. Paano mo lalagyan yung computer? paano mo sasabihin na hihingi ka na mapabilis yung proseso kung mabilis na ang proseso? Pero alam nyo kasi, ang corruption kasi meron dalawang aspeto yan eh, no? Yung tinatawag na demand, tsaka yung opportunity, no? Yung demand, wala kang magagawa doon kasi kung tao corrupt, eh kailangan tanggalin mo yan, ipakulong mo yan, no? O kaya magbagong buhay siya. Pero yung opportunity, yun na tinatanggal ng streamlining tsaka automation, no? We remove the opportunity, we remove the number of people na dadaanan, then you simply don't give them opportunity to do corruption. So dito, I think dati, iikutan, mag-window shopping ka sa mga opisina. Yun nga, mga tuka lahat. Oh, tapos lahat may pirma. Ngayon, wala na. Kasi naka-automate na lahat. Pati yung kanilang computation, I believe, ito ay automated na rin. No? At least for the initial application mo, automated. No? Naging tradisyon na rin ang pagbubulgar ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno kada linggohan Talk to the People. The name is Danilo Yema, Junior Police Captain, grave misconduct for committing graft and corrupt practices. Corruption is a serious offense. Basta graft and corruption, dismissal talaga. Do not give me that shit of a suspension. Hindi ko kailangan itong mga... I do not need you in government. Sa lahat ng programa, plano at sistema na inilatag ng Administrasyon Duterte kontra korupsyon, ramdam nga ba ng ating mga kababayan ang mga pangakong pagbabago? Eh, kasi ang hirap eh. Parang ang bansa natin nabubuhay na lang sa korupsyon eh. Hindi ba pwede matigil yun? Kaya tama lang na ipaglaban niya yung matigil yung korupsyon dito sa Pilipinas. Oo, effective naman. Maganda naman ang pamamalakad ng Pangulo eh. Kasi nakikita naman yung pagbabago eh. May mga proyekto naman na maganda talaga at nakakatulong sa mamamayan eh. Hindi ako updated ngayon eh, pero pagka kay Duterte naman talaga, support naman talaga kami kay Duterte. Para sa pamumuno po ni President Duterte, marami siyang nagawang maganda. Ang mahalaga naman kasi doon is meron siyang mga nagawa. At hindi lahat ng mga sinabi niya ay nanatiling salita lang. Seryoso siya tingin ko sa pag ng korupsyon. Ikaw ang head ng bansa eh. Maraming tao sa baba mo, hindi mo na mamonitor isa-isa yan. Kailangan may mag-report eh. Kaya malaki yung papel ng mga ordinaryong tao para sabihin sa mga upper na may ganitong nangyayari. Hindi kayang i-monitor ng presidente isa-isa yan. Pero syempre, may nangyayari talagang pagsupo sa korupsyon. Kasi nababalitaan naman natin eh. May mga sinibak siyang ganito. Parang may sinibak nga siya ng isang araw ba o kahapon ba yun. Hindi ko lang na yung detail, pero alam ko may sinibak siya. Lahat ng leaderhood sa kabuuan, sa buong kapuluan ng Pilipinas, ay dapat maging kagaya ng Pangulo. We are not proclaiming that we have gotten rid of corruption. There is still corruption in this government and any other government that will come after me and in the past. Meron talaga yan. If there is a running bureaucracy and there is money involved and there are a lot of tables where the papers would go through, there will always be corruption. Kung walang, ang ayaw ninyo wala, disarahan mo ang gobyerno. But then again, choose which way to go. The most that we can do is to fight it. Yung corrupt-free kasi government, parang zero corruption sa isang gobyerno, is impossible to achieve. Dahil kung saan man meron tao, meron corruption. Dahil tao ang gumagawa ng corruption eh. Sabi nga sa Manila Kasulatan, sin is our, we are sinful nature ng tao. So, what we can do as a government, and there's no government that has no corruption all over the world.
What we can do as a government is to make sure that we put up a good fight against corruption by putting up good systems that are transparent and simple para hindi madaling i-corrupt. And secondly, to remove corrupt officials. That's how we should fight corruption. Lalo may masasabi ang tao, in fact, sabi nga nila, karapat nila magsalita ng ganyan. Pero dun sa mga tao na tutulungan kasi natin, laging may masasabi ang tao, in fact, sabi nga nila, karapatan nila magsalita ng ganyan. Pero dun sa mga taong natutulungan kasi namin, na ang tagal ng panahon nilang hinihintay na magkaroon itong initiative, they also have a different take on it, no? Na nakita nila if things are really happening. And if the Filipino people would allow corruption still in government, my God, even if you give a president 5-10 terms, if you remain with this kind of structure, if we cannot twist the legal system here, we can never hope to develop within the next idol. Kung ayaw na maniwala ng tao na ginawa namin, bahala kayo, basta kami, hindi man kami kailangan magyabang sa trabaho namin. Basta ako sa corruption, talagang yayariin kita. Gaano man kahigpit ang batas, gaano man kagaling ang pinuno, hanggat may mga taong sakim at makasarili, patuloy pa rin ang isyu ng korupsyon. Sa 5 taong panunungkulan ng Duterte administration, naging saksi ang taong bayan kung paano nilabanan ng pamahalaan ang katiwalian na matagal nang sumisira sa bayan. May mga nagsasabi na kulang ang termino ni Pangulong Duterte para tuluyang puksain ang korupsyon. Gayunpaman, marami rin sa ating mga kababayan ang naniniwalang nasimulan na ni Pangulong Duterte ang tunay na pagbabago sa gobyerno. Ako si Franco Baranda at ito ang aking SONA Special Report.